yun. Ano ba sabi? Kwento nyo. Hindi ko tell. Kasi nung time na yun, nagmamadali na ako kasi malapit ako mag-live. So, oh my gosh, kailan ko na mag-ready sa live. So, nag-live muna ako sa live nila. So, yun. Kwento nyo na lang sa akin. Sige na. Kasi si Claire, ang bagal niya mag-reply. Oh my gosh, Claire. Gabi ka na talaga 2021. Ayun. So, kanina, yun nga, kinikwento ko. Nagluto ako kanina. Ng madaming seafood, crab, shrimp, squid, sobra. Super daming seafood. And para rin sa amin. So, oh my gosh, Claire! Oh my gosh. I don't wanna talk na lang. Pero ayun nga. Ano yung sabi ko? Ano yung sabi ko? Shucks. Ay, yung nagluto ako. Sobra. Since umaga, nagluluto na ako. Like, 6 a.m., 7 a.m. Ayun. Kaya sobrang busy. And syempre, ano, nilutuan ko rin kami dito sa family ng seafood. Kasi specialty ko talaga yung garlic butter shrimp. So, ayun. Mahilig ako magluto ng garlic butter. Sumakit braso mo. Opo, feeling ko nag-workout ako ng mga 3 times. Kasi lagi ako nag-arm workout. Like, halos everyday. Hindi man everyday. Pero every other day. Lalo na sa arms. Kasi, syempre, pag laman na, para maganda yung arm. O, diba? Para maganda yung arms. So, nag-workout ako lagi. Tapos, kanina nagluto ako. Feeling ko talaga nag-workout ako. Ayan. So, mamaya din ako mag-workout. So, ayun. Gabi ka na talaga 2021. No, I cannot toss the pan when I cook because it's kind of heavy. So I can't do that. So I just do that long. So I can't. I cannot. I'm Gordon Ramsay. Please teach me. Pero ayun. So yun. Yun ang ginawa ko the whole entire day. So I'm so sleepy, kind of. Pero sabi ko, I need a stress reliever. So I'm still gonna go live. So yeah. Oh yeah, so yeah, I'm here right now. So thank you guys kasi sinasama niyo pa rin ako kahit sobrang sabog ko today. Pero ayun, yun na naman, yun lang, literal yun na talaga ginawa ko buong araw. Nagluto ako ng sobrang daming pagkain. Kaya ayun, kung gusto niyo matikman yung luto ko, baka naman. So yun, yun yung favorite ko talagang lutuin, yung garlic butter shrimp. Super favorite. Tsaka crab, pero pinaka talaga shrimp. Mahilig rin ako kasi sa shrimp. Yes, I think tama. Ayun. Magandang practice din kasi ano, you know, kailangan talaga matuto ka magluto sa buhay kasi, di ba, sobrang skill yan. Di ka naman pwede laging nag-order. Ganun. So, yun, tinuturoan rin ako mag-cook. And nag-aaral din ako sa YouTube, ganun. You like spicy food? Yeah. I like spicy food. So, guys, if you like spicy food, send halo-halo! Yeah! Ako, mahilig ako sa spicy food. Pero, yung pinaka-spicy food na natikman ko was, oh my gosh, isa lang yung mahilig sa spicy food dito. Ay, dahil dalawa na. Grabe na talaga kayo 2021. So, kung hindi kayo mahilig sa spicy food, send rin kayo ng halo-halo. Oh. Pero ayun nga, yung pinaka-spiciest food, pinaka-spiciest pa, yung pinaka-maanghang na food na natikman ko was sa Thailand, I think. Yung ano nila, parang green curry ba yun? Basta may parang, basta green, tapos super anghang as in. Yun. So yun yung pinahamaanghang na natikman ko. Pero yung mga food dito sa Pilipinas, like, ano ba yung maanghang? Bicol Express, chili garlic, mga ganon. Super favorite ko yun. Lala, chili garlic, super grabe. Chili garlic, kahit saan, pwede ko ilagay chili garlic. Sobrang sarap ng chili garlic. Yan, mahilig rin ba kayo sa chili garlic? So guys, don't forget to send in your Kumu love because you have a goal. Right now, this gabi, this night. Oh my gosh, I'm so sabog. Have you tried Japanese curry? As in yung nilalagay sa katsu? If that, then yes. I love it so much. I love it so much. Katsu curry. I love it. Kahit yung plain tonkatsu, I love. Kahit yung plain, love na love ko. Pero yung curry, okay lang din naman sa akin. Tapos ayun, mahilig ako sa spicy food. Like, may araw talaga na nakikrave ako ng spicy. Tapos, kapag nagsashomoy ako, super daming chili garlic. Tapos, oh my gosh, usapang pagkain. Grabe ka na talaga 2021. So, tawag dito, yung spicy food, before, backstory, hindi talaga ako mahilig sa spicy food. Like,
nung bata ako, tas nung mga elementary, hindi ako mahilig sa spicy food talaga. Like, hindi ko talaga kaya. Pero nung nahilig ako sa siomay, sa chili garlic, nag-iba na yung pananaw. Grabe, nag-iba ko sa buhay. Simula nun, dun na ako sa spicy food. And then, ayun, can you relate, guys? And halo-halo, if yes, oh my gosh. Super, kung hindi nyo pa na-try yung chili garlic, you're missing out. Only sa siomay, but also sa lahat ng bagay, sa chicken, sa anything, super sarap talaga ng chili garlic. And also, dun na rin ako nahilig sa Korean food. Korean food. Like, ayun, Korean food. Tapos, natutunan ako kumain ng maanghang. Yes, chili powder. Yung chili powder ko na favorite is, may tawag dun na yung Japanese chili powder. I don't know what you call it. Tsaka yung sa Thailand na chili powder. Yung sa Thailand, sobrang anghang talaga, as in. Kaya gustong-gusto ko siya. Tapos yung sa Japan naman, sobrang bagay siya. Nilalagay ko siya lagi sa, kunyari, kumakain ako ng gyudon. Lagi ako nalagyan ng chili powder. Para, di ba, may spice naman yung buhay. So, hindi ako makapunta syempre sa live nila Cool kasi nandito ako sa live. Pero, ayun guys, thank you so much. Na sila? Talaga ba? Ba't wala naman? Ayun, nag-reply na. So, ayun guys, yun feel kong mga pagkain na spicy. And kapag kumakain ako ng Korean barbecue or like kahit bibimbap or thing, kahit anong Korean food, nilalagyan ko nung gochujang. Yung gochujang, parang siyang ano, spicy chili paste. So, favorite ko talaga yun. Yun. So, yun yung simula nung nahilig ako sa spicy food. And then, after that, tuloy-tuloy na talaga. Ay, hindi ko na kaya. Parap ng maanghang na pagkain. Like, maski yung mga, kunyari, sinigang, tapos lagyan ko yung patis ko ng chili flakes and yung chili na red, tapos kina-crush ko ganun. Yun. Tapos, yung kinakain ko. Yun. So, super sarap talaga ng pagkain ng maanghang. Pero, paano ba tayo napunta sa usapang pagkain? Ah, kasi sabi ko, nagluto ako. So, yun nga, nagluto. Lahat, kung hindi nyo pa natatry yung chili garlic, itry nyo na, guys. Grabe ka na talaga, 2021. Heist. So, ayun, kayo ba? What did you guys do today? Share naman kayo dyan. And of course, send some Kumu love, guys. Napapaawit na. Oh, thank you. Nag-gumawa na. May pasok pa din kayo? Ako kasi, completion week na lang sa school. Tapos, after nun, graduation na sa school. Sa Friday na yung, sa Friday na yung graduation namin. So, yun, good luck. I mean, hindi pala good na kasi tapos na. Tapos, ayun guys, may award din ako. May award ako sa school. Pero, sa Friday ko na siya ibabalita para isang post na lang. Hi, Potato Marlon! Good night. Hello po. Ano yan? Sobrang sabog ko. Pero, ayun, may award. Pero, mamaya, later na lang later. Sa Friday ko na lang isa-say yung award ko. Pero, ayun, may award ako sa school. Super happy ako. Hindi ko na-expect kasi, ano, super like, kahit naman online class, I still feel yung struggle kasi, miscad ako sa MNL. So, kaya, parang, ang ko lang talaga is to really learn and, kahit nga, sabi ko, ay, kahit na po walang award, basta, like, talagang matapos ko talaga yung year and, parang matuto talaga ako this year, ano, okay na ako dun. Eh, pero, sobra, may binigisa ka si Lord na award. Kasi, ayun, parang sobrang worth it lahat ng puyat. Yes! Kaya, yun, guys. Ayun. Kaya, kasi dumating talaga yung time na talagang minsan hindi na ako nakakapasok sa, kahit online class, or like, dumating yung point na in between takes ng, kunyari, MV or like, something, like, before, ha? Like, mga river era. Nag-a-attend ako na online class para kasi, syempre, di ako absent and para hindi ako mahirapang maghabol. Parang ganun. So, yun, super struggle talaga. So, I guess, one of these days, pag-usapan natin yung, or ngayon na lang kayo, kasi malapit naman ako graduate sa high school. I mean, like, in a few days, mag-graduate na ako. Pero, ayun, super fun. And,
yung grabe talaga yung struggle, guys. So, kung gusto niyo ba, yun na lang yung topic natin for tonight. Since kamustahan naman ang topic, since midweek naman yung live natin. So, if yes, send Halo Halo, Chebal. Yogurt. Later na lang. So, wow, maraming shalemet. So, ayun. Naaalala ko pa rin. Super, grabe talaga. So, sige, so, grabe. Isa lang yata may gustong topic. So, salamat na sa lahat. Bye, charot. Pero, ayun. Ay, thank you, MJ. So, ayun. So, mag-umpisa tayo magkikwento kapag, grabe, hindi pa tayo na, pag nakaan na tayo, pag naka 5K diamond, pag-start na ako magkwento. Pero, habang wala pa tayo, magbabasa lang muna ako ng comments and manonood ng music video. Mag-stream muna ako dito. Oh, nag-stream habang nag-stream. Tama. Thank you. Wow. Oy, by the way, guys, I'm thinking of joining a campaign. Magpapaalam muna ako sa inyo. Wow, nagpapaalam. Wala lang. Gusto ko lang mag... Ano? Gusto kong salihan yung campaign. Yung... Ay, ano nga yung tao? Anong tawag dun? Arena? Basta yung parang may round. Sobrang challenging niya. Pero ayun. Yung pinakabagong campaign, yung parang the arena yata yung tao. Hindi ko sure. Pero ayun, iniisip ko kung ano. Anong prize? So yung... Ang na-interest ako dun kasi super ano. Super, para siyang elimination. So parang... Para siyang battle talaga. Tapos, ayun, the arena. Ayun. Alam niyo yung the arena. Yun yung nilalagay sa cake. Arena. Thank you, Potato Marlon. Grabe ka na talaga, 2021. Oh my gosh, send. Carlito Prey. Pero ayun. So, yun. Gusto ko siyang salihan kasi super na-excite ako dun sa mga ano. By the way, speaking of campaign, yung community panty campaign, super inaasikaso ko na siya like, sa mga local government. Pinapakiusap ko na kasi kailangan pa magpaalam and everything. Pero like sobrang nagde-delay lang siya kasi ngayon super maulan dito. 'Di ba guys, sa inyo din boxes dito super talaga maulan tapos may pang construction. So sobrang nade-delay lahat. And pero anyway, speaking pero baha. Pero sa dito naman hindi naman bumabaha pero super maulan. Pero ayun. Babalitaan ko kayo, I promise guys, every step of the way. Pero ayun, speaking of the arena, hindi yung flower sa cake, pero yung the arena. Tapos ayun nga yung na-interest ako sa kanya kasi para siyang elimination. So parang top 100 muna. Tapos top 100. Thank you Potato Marlon. Tapos mananalo ka ng parang fun tapos next noon afternoon mananalo ka ng grocery items. Sa afternoon top something, mananalo ka ng staycation. Then after nun, mananalo ka ng MacBook. Ayun, MacBook. Tama-tama sa online class kasi malapit na ako mag-college. MacBook. Yung magong MacBook. Tapos, malapit na kasi ako mag-college mga ilang months. Ilang months na lang ba? Anong August na? 3 months na lang! Magka-college na ako. Ay, naka-5 na. So, magkikwento ko about sa life as since malapit na ako magtapos ng high school. Oh my gosh, nakakaiyak. Yun, so magkikwento ko later. Pero ayun, after nung MacBook, yung grand prize is parang car yata. So, syempre yun yung main... Oh my gosh, wala pa akong sariling car. Parang natanda ko na. Pero ayun, anong araw kayo nag... Ay, anong araw? Anong age kayo nag-start mag-drive? Ako marunong akong mag-drive, pero wala akong sariling car. So, ayun. Pero okay lang naman. Kasi like, you know, like... Lagi papahit ako kay mama. Ganun sa kung saan ako. 13! Sabagay. Ako mga 16 nag-aaral na ako mag-drive. Do you have a license? I do have a student license. Pero I haven't gotten my like legit non-professional license yet. Kasi nag-pandemic bigla. Tapos nag-MNL. So sobrang na-busy ako. Like, nag-MNL ako. Tapos nagka-pandemic. Hindi ko na siya na-asikaso. Pero... yun, naka-apply. Meron na akong student license. Ayun. So, yun. Wala pa akong car at this age. Pero, it's, you know. Pero marunong naman ako mag-drive a bit. Like, pwede na pumunta sa point A, point B. Pero, kailangan ko pa ng practice mag-parking. Kasi mahirap mag-parking. So, yun. Parking. Park.
Yun. So, sa GTA, marunong ako mag-drive sa GTA, ganun. Sa mga games, yun lang. Pero, sobrang nakakatakot mag-drive doon sa mga game. Kasi parang po ganun-ganun, di ba? So, paano-paano po? Pero, ayun nga. Ayun, so, gusto ko sumali doon kasi sobrang challenging nung parang levels, MMM, ganun-ganun. So, pero magpapaalam muna ako sa inyo kung okay lang ba sa... Wow! Wow! Kung okay lang ba siya inyo. Ayun. Tapos after nun, kung pumayag kayo, sali na tayo. Tapos magpapaalam rin ako sa management. Yeah. Support nyo ba ako? Hanggang dulo. Wow! May pag-ganun na drama. Pero, ayun. Ba't may pag-ganun? So sensya na guys. Sobrang... I'm floating right now. So, ayun. Hindi ko sure kung ano yung mga stickers. Oh my gosh, naglalagay utak ko. Yung mga stickers, basta about sa parang the arena. So, yun. May student license na po ako. So, ayun. Road to Koche. Wow! Kahit nga MacBook, okay lang. Wow! Kasi, syempre, kailangan ko yun sa school and stuff. Yun. Para mas madali. So, ayun. Yun lang naman yung kwento ko about that campaign. So, since 5 na kayo, sige, magkasabi na ako sa management. And, yun. So, I think na we can make habol na mag... Kasi, I think it ends in 2 weeks. So, yeah, you guys can... Wow! Thank you po sa halo-halo! Ayun. Grabe ka na talaga 2021. So, ayun, guys. So, since naabot na natin yung semi-goal natin, ayun, yung first goal natin for the month? For the day? Oh my gosh, I'm so sorry. So, ayun. So, I think we can get naman na the campaign and then I'm just gonna make... Pero magpapaalam pa rin ako, syempre. Kasi kailangan syempre magpaalam. Pero in case, I'll let you guys about sa mga ganap. Yan. So, yun. Yun. Kasi ba, lahat talaga kailangan ipaalam. Woo! Pero na-real nga. So, ayan! Emperor. Ano yung tawag sa hari na galit? Emperor. Nga po, mga kababayan. Grabe ka na talaga, 2021. Okay, so... Yan. So, grabe ka na talaga. So, ayun. Yun, so, let's start na magkwento. So, guys, don't hesitate. Don't hesitate to send your Kumu Wav while I'm making kwento, ha? Because you have chariot. Paano, anong sabi ng mga tao that sa panahon na yon pag nagjo-joke sila? Chariot! Guys, where's the Carlito Prey? Oh my gosh. I'm so floating. Guys, and when I say tama, you send halo-halo. Tama? So, ayun. Kapag nag-joke yung mga lumang... Ayan! Tama! Gabi! Kukurutin ko talaga kayo. So, ayun. Kapag, ano yan? Kapag yung mga makalumang tao nag-joke, sinasabi nila, chariot. Okay, so, wow! Gladiator. Ano, paano kapag malungkot yung gladiator? Sadiator na ba siya? Kasi hindi na siya glad. Nakaya talaga. Grabe ka na talaga. Thank you po so much, gladiator. Sadiator na siya. Hindi na siya glad. Oh my gosh. Nagugutom na ako! Pero ayun, so, naiiyak na ako. So, ano, asan na ba tayo? Ano sa bahay, syempre. So, ayun, yung kwento ko. Oh my gosh, I'm so... So, ayun nga, kwento. So, ayun, sobrang... kung may questions kayo, go lang. Ask away. Pero ayun, sa school kasi, super... yung schedule ko before, like, lala face-to-face. Carlinator. Ang cute. Carlinator. So, joke about sa Carlinator. Oh my gosh, hello. Ano tawag kapag... kapag straight yung buhok ni Carlinator? Straight yun kasi hindi na siya Carly? Ayoko na! Grabe ka na talaga 2021. Grabe. Ayan, Emperor ulit. Carlito, hello. Thank you po so much. You're so awesome and amazing.
So, ayun. So, hindi na, chariot. Ah, ayun, tama. Kapag nag-joke ako, mag-send kayo ng chariot. Chariot. So, guys, kapag, ang tawag dito. So, ngayon, hindi na muna tayo, Jamie House. Jamie Nator. Jamie Nator. Jamie Nators. Yeah. Jamie Nators. Carly Nators. Jamie Nators. Ayun. Jamie Nators XD. So, ayun. Gabi ka na talaga 2021. So, asan na ba ako? Siyempre, nasa bahay. So, thank you so much for your support sa campaign. Pero, guys, alam nyo kung anong mas mahalag, kung ano yung mas malaki pa sa support. So, fifth! Chariot! Tama, potato Marlon! Tama! Chariot! Chariot! Wait, but isa lang yung nag-chariot? Isa lang yung natawa? I can't with you na, guys. I'm tampo na. Jamie Nator is tampo. Grabe ka na talaga, 2021. Pero, ay nako, girl, humph, XD, sad, react, angry react. Pero kapag, anong mas malala sa tampo? 11. Ayoko na mag-joke. Di nyo naman ako sinasenda ng chariot. Okay, so. Ayan, thank you so much, Potato Marlon, sa chariot. Grabe yan, yung tama, tama, tama. So, ayan. Yan, sabi ko chariot. So, chariot. Oh my gosh, ilang beses ko ba sabihin chariot sa live na to? Ayan, natanggal yung nail ko. So, sobrang sad. So, yeah, so totoong nails ko po yung to. Hindi siya extension. So, totoong nails. So, natanggal yung isang nail. I don't know, like, why. Tanggal rin yung isa pang nail. So, I'm so sorry. Hindi pa ako nakakabalik sa nail place. So, yun. Mm-hmm. Pag nag, ay, oo, I think tama. Sa next live, parang more, parang yun, parang so ngayon, parang warm up. Pero, yun, habang ngayon, so, ngayon muna, parang very warm up. Pero next live, I will do the co-host thingy again. Promise. Nagpaalam kasi muna ako. Kasi syempre, gusto ko muna magpaalam sa inyo bago magsali sa campaign. Makakabibi! Pero ayun. Gusto ko magpaalam sa inyo lagi. So yun nga. Oh my gosh, ang dami ko ng kwento. Hindi ko, naglalaliw na ako sa topic. So, hindi ko na naiintindihan yung sabi ko. Pero ayun nga. School. So, school. Kasi malapit na ako mag-graduate sa school. Sa school, sa Friday na. So, yun. So, yung schedule ko before was, ano nga yun? Ah, yung pasok kasi namin was like 7. Oh, 7 o'clock! So, imagine nyo, like, mas maaga ako pumapasok sa 7 dahil kailangan kong maghabol ng mga requirements na hindi ko nagawa the previous day. So, I'd go to school early and then, yun, hinahatid ako ni mama sa school every day. And then, ayun. Pero on, yun. Tapos, gumagawa ako ng stuff, yung mga requirements, tapos papasa ko siya. Tapos, ang gagawin ko is, pag break time na, kunyari 9 o'clock, tapos may schedule ako. Kasi usually, yung mga trainings namin, mga umaga. So, umaalis ako sa school, tapos nagte-training ako. And then, pag tapos na yung training, if wala na akong ibang gagawin, babalik ako sa school, mag-attend ng classes. Then after nun, babalik ulit ako sa MNL kasi kunyari may shoot kami sa gabi or like, so yun. Mm-mm. Yun talaga yung daily schedule ko kasi talagang, isa lang yung bag na dala ko kasi super, lagi akong on the go. So yung bag ko, ang laki niya. Kasi andun lahat, yung makeup ko, yung mga notebook ko, yung phone ko, wallet, everything. So, super talagang hectic talaga yung schedule. Like, hindi ko alam paano ko kinaya yon. Hindi ko get. Like, sobrang looking back. Parang hindi ko na feel. Ay, ngayon na pag-graduate na ako, parang dun lang nag-sync in lahat na parang, gawa ko yun? Oh my gosh, Jamie! Grabe ka na talaga! Jamie! So, hi Kuya Alvin! Thank you po sa join, pag-join. Tapos, ayun. Tapos, super thankful rin ako kasi super understanding rin ng school ko. Kasi like, before mag-start ng school year, sinabi ko na alagad sa kanila na, guys, ma'am, ganito po, ganito, ganyan, 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 ganyan. May ganito po ako, ganyan. Tapos,
Sabi ko, pero ma'am, ayoko po ng any like special treatment or anything. Gusto ko talaga kung ano yung isubmit ng mga classmate ko, yun rin yung ipapasa ko, or minsan kapag kailangan ko more than pa para lang ma-make up ko yung nawala ko na time. Gusto ko talaga yung ganun. Ayoko kasi yung parang treat na parang iba, porket ba ganito, ganyan. So, ayun, yun yung nangyari. Tapos pumayag naman sila and sobrang struggle kasi everyday, nagpapaalam ako lagi sa teacher like, ma'am, sir, ganito, may ganito kami, ganyan. So, sorry po, di po makakapasok. So, if ever po may seat work, pwede niya po bang ganito, ganyan, ganyan. Kasi yun, yung mga karamihan, halos lahat ng teacher ko, super considerate. I mean, hindi man halos lahat. Lahat talaga, super considerate nila. And kasi lagi akong, hindi ako nag-thank you po. So, like, di ako, never ako naglo-lose contact sa mga teachers ko. Like, ina-update ko sila, ma'am, sir, ganito, di ako pasok. Di ako makapasok kasi ganito. Ma'am, sir, pwede po bang magpasa ako ng ganito sa ganitong day, ganun. Kasi nakikiusap talaga ako. Or, kapag kahit naman sabihin mo, wala ako sa school ng ganitong day, magpapasa pa rin ako, like, even earlier. Para lang ma-meet ko yung deadline. Kasi ayoko naman, like, maging either, like, pabigat sa groupmates or, like, mahuli sa pag-submit kasi ayoko yung natatambakan. So, hi guys. Hello. What's up? Good evening. Saktong-sakto lang kayo. So, yun, send. Ayun, Chariot. Carlitonator. Gladiator. Chariot. Carlitonator. Gladiator. Emperor. Yun, send Sticor. Kumawo. Arigato. Thank you. Salamat. So, ayun nga. Yun, so, asa na ba ako? Siyempre, nasa bahay pa din. So, yun, doon nagsimula yung parang MNL's journey ko sa school. Well, thank you po, Emperor. Tapos, ayun, dumating na sa point. And, ayun, wala talagang teacher na parang nag-inexcuse ako. Kasi, wow! Ay! Sorry, na-excite ako. Ang cute kasi, may maliit siya na shield. Gladiator, I'm so glad. Ayun, so sorry sa mga naka headphones diyan, so sensya na, ito lang ako guys, ako na to guys, tanggapin niyo ako. Pero ayun nga, so yung school nga, and another thing kasi yung school kasi namin, yung passing grade is 85, so like yun. Pero although like hindi naman ako, never pa naman ako nagkaroon ng parang failing. Like, ever. Kasi so, sanay ako talagang mag-reach ng above 85 para kasali sa ganito, ganyan, sa honors, since elementary. So, yun, pero medyo struggle kasi syempre, hindi na lang yung MNL, ay yung studies ko yung prior ko nung nag-MNL ako. Syempre, mas kailangan kong pumunta sa MNL since Senbatsu ako, and kami 7. So, hindi ko talaga pwedeng iwan yung MNL. Like, nang ganun-ganun lang. Like, ayaw ko pumasok sa training kasi may school ako. So, ano, ba't pa ako magtitrain? Diba, hindi naman pwede yung ganun. Kasi, kahit naman sabihin natin, Senbatsu ka na, or like, kami 7 ka na, syempre, kailangan mo pa din umaten. Kasi, responsibility mo yun bilang member. And, yun. So, yun nga yung naging journey ko. Like, schedule ko on repeat. Tapos, yung pahinga ko dapat Saturday, Sunday. But, kapag Saturday or Friday may mall show, and then Sunday may handshake event or like theater show or like mini concert, chariot. So, ayun. So, hindi pa rin ako nakakapagpahinga. Pero, alam nyo, parang para sa akin, pahinga ko na yun. Kasi, yun talaga yung pinaka-inabangan ko sa dulo ng day. I think, yung mag-event kasi super saya talaga. Iba nung before pandemic, super talaga. I mean, ngayon masaya pa rin naman ako, super saya ko pa din. Pero, iba talaga yung feeling. Emperor. So, yun. So, kwento kayo dyan. So, nagkaroon talaga ng time na super umiiyak na ako sa sobrang pagod. Like, sobrang sa chariot. So, sobrang, yun yung time na parang exam week namin sa school. Tapos, requirements week.
Tapos, ang daming auditions, like sa Senbat, so audition. So, syempre, kailangan kong, ah, sobrang dami talaga nangyayari. Tapos, parang napapansin ng mga ibang tao na, uy, parang pagod ka na, parang yung mata mo parang, uy, talaga, thank you po sa Gladiator. I'm so glad sa Gladiator. Thank you talaga. Natatawa ko sa mga sword na gumaganon. So, ayun. Thank you po. So, yun ang itsura ng Gladiator sticker. So, baka naman, send lang kayo ng send ng Gladiator. Carlinator. Chariot. So, ayun. So, yun. Nasaan na ba ako? Shocks. Sa bahay pa din. So, yun yung inaabangan ko at the end of the week. Tapos, dumating na nga sa point na talagang nababaliw na talaga. Hindi naman literal nababaliw. Pero sobrang nakakabaliw kasi wala. Grabe. As in, kita mo na sa mata ko na parang minsan parang napapagod na ako physically. Pero emotionally and mentally, sobrang okay ako. Sobrang happy ako. Pero yung katawan ko parang napapagod din dati. Pero yun. Tapos dumating na sa point na parang nag-isip ako, sabi ko, oh my gosh, mag-stop ba muna ako mag-study or like, pero mga one day lang yun, mga 1 minute lang yun, tapos sabi ko after, no, I will not stop. No. So yun, mga naisip pa lang yung mga one day, dumaan na siya sa isip ko, sabi ko hindi ko pwedeng stop yung pag-aaral ko kasi, syempre, ayokong, una sa lahat, personally, ayokong madelay sa pag-aaral. I mean, there's nothing wrong about being delayed sa pag-aaral, pero like, personally kasi, I have, parang, meron akong goals and I mean gusto kong tuloy-tuloy lang sa pag-aaral ko kasi hindi ko talaga kaya na hindi mag-study kasi feeling ko mabobore ako. Ayun. Ewan ko, gusto ko kasi laging parang natututo ganun. I mean, natuturo naman ako sa MNL pero iba yung academically speaking ganun. And ayun, so hindi ako nag-stop ang studies ko and nagtuloy pa rin ako and I'm really glad na I didn't because look at us right now, 'di ba? Going strong and pag-graduate na sa school. So yeah, ganun lang ang buhay, guys, kasi at some point in your life talaga mapapaisip ka na, should I stop doing this? I'm tired. Should I stop? Pero if you really believe in yourself and if you really keep that mindset, you will look back one day and think na I'm so glad na I didn't give up. I'm so glad na I held on and all. Kaya yun, just remind yourself of your dream. Pag napapagod ka, pag feeling mo na ba-burnout ka, just take a break. Pero yun, for me, wala talaga akong break, like literal break na matagal. Tapos, dati pa nga sabi ko, oh my gosh, tuloy-tuloy talaga yung schedule, non-stop. Lalo na kapag Senbatsu kami 7, hindi ko talaga pwedeng iwan yung MNL kasi responsibility ko yung MNL eh. Sobrang, dinagaya ko dun sa place na yun kasi may responsibility ako. Kasi naniniwala yung mga tao sa kanak. They took me with that position. So, I should really fulfill my duties as a member. And at the same time, hindi ko rin pwedeng iwan yung ACADS ko. So, ayun. Yun lang naman yung parang pinakamahirap na part dun. Kasi talagang, dumating na sa point na dinadala ko na sa training yung laptop ko. Nagtatype ako ng paper. Or like, habang break time, sasigun nag-memorize ako ng lyrics. Ganun. Tapos, hindi na ako. Kaya dumating rin yung point na sobrang pumayat talaga ako. As in, super wala talaga ako laman sa katawan. Te, as in, sobrang pumayat ako. Tapos, ano, sobrang kasi hindi ako masyadong nakumakain ng time. Sobrang busy sa school. Kasi senior high, sobrang, nung grade 11, mas mahirap yung grade 11. Kasi doon yung parang pinaka-foundation ng lahat. So, grade 11, nahirapan ako. Lalo na sa calculus. Calculus kasi. Kaya ayun. Kaya yun, super na-stress talaga ng time na yun. Nung mga ikaw ang melody era, super payat ko nun. And I mean, kumakain ako, pero hindi as much as I would kapag marami akong time. Parang ganun. I mean, I'm not telling you guys na maggawin nyo yun na. Pero yun yung nangyari sa akin nung time na yun. Kasi yung studies and everything. Kaya ayun. Imbis na yung break times so ginagamit ko na lang sa pag-transportation papunta sa training or like magkakain ako. Ay, kakain. Ayan, naisip ko yung pagkain. Or gagawa ako ng sakto, talulot na sakura. Gagawa ako ng requirements. Ganun. So, yun.
Yun, kaya yun yung buhay. Kaya parang nung mga medyo nakapako na yung parang flow, like, ah, ganito pala magsabay ng studies tsaka ng pag-aaral. Ay! Ha? Ano? Ha? Magsabay ng studies tsaka MNL! Ano ba? Ano magsabay ng studies tsaka pag-aaral? Hindi ko na talaga kaya 2021. Guys, ano? Di niya narinig yun. Erase. Di niya narinig yun. So, Hindi ka narinig yun. Chat. Erase. So, ayun. Nang studies ko, tsaka pag-MNL. Yun yung tamang word. Pag-MNL. So, yun. Kasi super yun yung adjustment period ko talaga. So, super talagang na-stress ako. And dumating na sa point, kapag papasok ako sa school, tatanungin ako ng teacher ko, Jamie, okay ka lang ba? Tapos ako parang, yes, ma'am, okay lang po ako. Tapos, ayun. Mukha talaga zombie. Pero, ayun. Pero, so, papawi talaga lahat kapag dating sa events. Kasi, alam mo yun, yung iba talaga yung, pag nakikita ko talaga na nag-enjoy kayo, super, di ako nagsasalita kasi kaharap ko. Ay, pero legit, iba talaga. So, sobrang, hindi ko talaga na nafe-feel na yung parang, yung na sobrang hirap, ganun, or, mahirap, oo, pero, sobrang nakakapawi ng pagod yung mga benefit, yung mga bunga ng mga paghihirap. Wow! Kaya sana, guys, ganun din kayo. I mean, pinagdadasal ko yun lagi na sana kayo din, makahanap kayo ng parang, thing sa buhay na sobrang magbibigay sa inyo ng happiness, na kahit na, okay, sige, nakakaubos ng energy to, oh, pero, alam mo yun, yung pag ginagawa nyo, sobrang saya nyo, and yung genuinely kayo na masaya, yung hindi kayo napipilitan lang maging masaya, or pinipilit nyo lang maging masaya, hindi maganda yun, pero yung maharap nyo talaga yung pinaka-real, yung genuine happiness, gaya nung nararanasan ko ngayon sa MNL. Yun, super, talagang hindi mo mapagpapalit sa kahit anong bagay. Kaya, ayun, guys. Kaya, ang daming nagtatanong na parang, ano, hindi ka ba umabot sa point na naghanap ka ng school na ang pasok sa school is one day lang? Hindi. Una sa lahat, hindi. Kasi, mahirap mag-transfer ng school kasi grade, kasi senior high na ako, and sobrang dami kailangan asikasuhin pag magta-transfer ka ng school, like yung mga forms mo, bakit ka magta-transfer, yung mga everything, sobrang daming, the another adjustment period na yun. So, hindi ko naisipan na mag-change ng schools kasi, ayun, may ganun ba? Pasok one day lang? Kasi kami 5 days a week yung pasok namin. Oo, guys, 5 days a week yung pasok namin ng grade 11. Kaya ayun, hindi ko naman siya naisip, pero TBH, naisip ko na, oh my gosh, paano kung mag-drop ako? Or like, there's no, it's a prank, hindi ko gagawin yun, no. Pero ayun, gano'n ka madalas mag-absent? Actually, hindi naman siya totally absent na isang buong araw. Nakakapasok ako halos araw-araw, but parang nawawala-wala lang ako sa class. Like, hindi ka na lang mawawala, ganun, kasi may kailangan ako attendan. Parang ganun siya. And then, sanay naman yung mga kaklase ko sa akin. Let's sabihin lang, good luck, Jamie, ganun. Tapos, lagi nilang gino good luck. Kaya, ayun, never silang, like, nagalit sa akin. Kasi, talagang, ginagawa ko talaga yung part ko. Ayoko kasi maging pabigat sa mga ka-groupmates ko, ganun. Yeah, not much of a school kung one day per week. Di ko alam na may ganun pala. Pero, if ever meron, hindi ko gagawin. Kasi parang, ewan ko. Sino po hinihiraman niya ng notes? Yung best friend ko. Kasi, classmate ko yung best friend ko since grade 7. Ayun. So, seatmate ko din siya. So, pinapahiram niya ako ng notes kapag, syempre, minsan absent ako sa lecture. So, like, yun talaga yung pinakamadugo dun yung lecture. Kasi kapag, syempre, kapag PowerPoint lang yung binasa mo, sobrang mahirap. So, ayun. So thank you po sa mga klasiko na, kasi hindi lang naman ako. Andiyan yung mga teacher ko na sobrang understanding, yung mga classmates ko. Super lahat talaga. And kaya ayun, yun nga lang, parang sobrang klase kasi ayun, kailangan
pumunta sa MNL. Yun. Ay, pero ayun, kung one day, di ko pa rin pipiliin yun over, like, yung school ko. Ewan ko. Kasi, syempre, mahirap mag-adjust and parang siguro mas mabagal yung pacing kapag one day, ganun. Or either mabilis or sobrang bilis or sobrang bagal ng pacing. Pag one, hindi ko ma-imagine. So, ayun. Doon pa rin ako sa traditional na school. And, ayun, parang, sobrang hirap, lalo na sa mga subjects na hindi ako magaling, like calculus. Kasi all other subjects, kaya naman humabol. Pero kasi yung calculus talaga, mawala ka lang ng 1 minute sa klase. Yun, so, sobra. As in, dumating sa point na titigan ko na lang yung board. Ang daming sinulat ng teacher ko. Saka parang, ano, sir, ano daw, sir? Yun. Tapos hindi kami kasi, di kasi kami module-module. Parang ano kami? Parang yung traditional school. Ganyan. As an idol na may activities outside school, mas okay ba online class? I can say na may pros and cons talaga yung online classes and face-to-face classes. Parehas may pros and cons. So, okay. So, I'm speaking for myself, ha? Pero of course, I'm very sensitive din sa mga usapang ganito. Kasi, you know, like, not everyone can afford, like, to study, or not everyone naman can have the opportunity to study. So, whatever opportunity na bigay sa akin na mag-study, I'm very grateful. Yun. I just wanna put it out there. So, anyway, so for me, personally speaking, sa my experience ko, parang mas convenient ang online class in a way na I don't have to travel back and forth from school to training or to school to MSC or school to anywhere. Yeah, so super laking bawas nun sa time, like yung travel time. Although, magkakalapit lang naman lahat. Yung traffic kasi, and sobrang yun, nakakabawas rin ng stress. So yun, travel time. Yun, I don't need to go back and forth between places unlike I did before. And, yun lang, I think that's the only benefit. Kasi, sometime, and also, ang pinakagusto ko din is yung feature na nakikita ko lahat ng kailangan kong gawin in one place. Kasi syempre, kapag face-to-face, kung mawala ka lang sa class, di mo na alam kung anong kailangan gawin unless sabihin sa'yo ng classmate mo. Unless magtanong ka. Pero like, sa online class, tignan mo lang yung parang Google Classroom, tapos, ayun, you're not gonna learn much kung 1 times a week lang. Not worth it. Even MBA, yeah. I agree. Kaya I didn't really choose na mag-change schools to a, like, a more school na mas lenient sa days. I mean, nothing against those. Pero, personal preference. Pero, ayun nga. Yun nga. Pero, like, yung face-to-face classes, ang pros naman niya sa akin is mas, if andun ako sa klase, mas nag-grasp ko yung concept na nangyayari sa school. Kasi, not only me, pero I think every student shares the same sentiments na sobrang daming struggle sa online class. And honestly, hindi naman yun kasalanan ng kahit sino. I mean, we have kasi to adapt to the new normal and stuff. Kaya, you know, it's no one's fault naman na online classes are hard. Yun. Pero, ayun. Kaya yun, both kasi has its pros and cons. And ayun. Kaya, pero I feel like na parang in online classes kasi, it's like, sometimes, there are times na sobrang nakaka-drain kasi you don't go out of the house. If wala akong MNL, I'd be in the house like every single day. Pero I'm very thankful na I have MNL because for me, MNL is like parang the place where I really enjoy and a place na I could be with the members and I could express myself like sa performing and like this, a live stream. So, I'm very grateful na merong MNL48 ako. Kasi, ayun, I have something na I'm doing na I really, 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 really love. Yeah, really, really, really love. Yeah, that's true. Like, not everyone has the materials for online classes and all.
Pero ayun. And kaya I'm really thankful sa kahit anong mong ibigay sa akin na mode ng pag-aaral. Pero yun, it has its pros and cons. And you know what? You know what? Before, nagkaroon ng times na after classes, I'd literally go rush sa mall show. Like, kasi yung mall show is like 5-6 p.m. 5 or 6 p.m. And yung tapos ng class ko is like 3 o'clock. So, I have to get ready. Sobrang bilis. I don't wanna miss class kasi as much as I can. Kasi dun kumukuha ng grade sometimes sa attendance and sa participation. So, paano magpa-participate kung wala ako sa class, diba? So, like, talagang dumadating yung point na sobrang thankful rin ako na kasi yung mommy ko sobrang supportive niya. So, sinusundun niya ako lagi and hinahatid kung saan ko kailangan pumunta. And sa car na ako nagbibihes and nag-aayos. And sometimes, dinadala ko na rin yung plancha ko sa buhok sa school. Doon na ako nag-aayos ng buhok kapag dismissal. Yung dumating na talaga sa point na ganun, super talagang hectic. Lab work and practical stuff need to be face-to-face. Yeah, that's true. That's true. Lalo na sa mga like courses like medical courses, art courses, mga architecture courses, mga ganun. Super kailangan talaga face-to-face. Pero, you know, basta, i-push, basta. Yun, so, kaya rin, like, I really thought really hard sa pagpili ko ng college course since, you know, face-to-face classes, di pa nangyayari ngayon. But, well, thank you po sa Emperor. You're good. Remind ko lang na Emperor sticker, Gladiator, Carlinator, Chariot! So, yun. So, I really thought hard about... Ah! Ang cute! Thank you. Thank you, Potato Marlon. So, ayun, I'm sure... I saw na some courses na are slowly reopening na sa face-to-face, but for us, not yet. But ayun, so, kaya I really thought hard about the course na I will take sa college. Kasi online classes ang lahat, and I think if I take a course na more on the lab work and practical side, I thought na I might not maximize the whole, like, parang experience. Tama ba yung pag-iisip ko? Ewan ko. Pero for me, kasi parang kasi sobrang hirap, but at the same time, pumili rin ako ng course na sobrang ma-enjoy ko, and at the same time, hindi siya as practical work heavy. Parang ganun. So, yun lang naman. Mm-hmm. And then, yun. So, yun yung mga ganap sa school life ko dun. Parang super... So, i-reveal ko na yung course ko kapag sure na kasi hindi pa nag-open yung enrollment period. Thank you so much, NextGen Band 7, for the Emperor. Pero kung gusto nyo malaman yung course ko, main course! Chariot. Tama! Ayan, Potato Marlon. Tama! Of course! Tama! Chariot. Guys. Tama! So, ayun. So, yun. Wala pa kasi enrollment kasi sa next term pa. So, yun. Hintay-hintay lang ako and tayong lahat. Ang cute talaga nito. Thank you so much, NextGen Band 7. I'm glad. Thank you so much. Ang cute talaga ng shield niya. Alam mo yung shield? Yun yung ano eh. Yun yung kapag nasa beach ka, tapos may mapupulot kang mga shield. Hindi ko na kaya. Ah! Chariot! Tama. Ayan, tama Potato Marlon. Grabe ka na talaga 2021. So, ayun. Yun. Kaya kung may mga questions kayo about sa like school, or like kung may kwentos kayo about sa school, go kwento. I'm reading the comments. Kaya mo yan, Mari.
Kabit ka na talaga 2021. Ganda talaga ng Kumu Melody MV. Sobrang love na love ko tong MV na to. Nagkaroon pa ng time. There was this one time na ano, parang, ano, parang may one time na, yung may isa akong teacher, parang, hindi niya alam kung ano yung MNL48. So like, kailan ko explain sa mga teacher ko kung ano yung MNL48 and all. Kaya, ayun, sobrang fun nung mga, looking back sa mga struggles. And, guys, kung nakikita nyo ko dati, kung if ever na nakita nyo ko, like, pupunta sa office ng MNL, ano, naka-school uniform ako literal, daladala ko yung school bag ko. Ay po, photoshoot na po ba tayo? Ganun literal, as in, andun lahat yung mga gamit ko sa bag ko, yung makeup kit ko, everything. Tapos, habang naghihintay ako ng schedule, matutulog muna ako kasi wala talagang tulog. So, yun. Nasaan yung uniform ko sa school? Laging ko suot yun. Like, kasi hindi ko, alam mo yun? Alam ka naman, magpalit pa ako ng damit, di ba? So, minsan pupunta ako sa training, naka-uniform. Yun. So, alam, okay lang naman kina-coach yun. Basta yung training naman, hindi siya parang more on conditioning. Okay lang ang mag-uniform. Kung parang puro blockings. Pero, syempre, if kapag merong mga conditioning ganun, kailangan kong mag-training attire. Tapos, kapag pupunta ako sa office, naka-uniform ako lagi. Kaya, ako, yes, ako po yun. Nakakamiss din pala yun. Mm-mm. Last kong nasuot yung uniform ko nung nag-take ako ng grad pic. So, sabi ko parang, ganito pala feeling magsuot ng, mamimiss ko din mag-uniform, guys. I mean, sa school. Kasi, sobrang happy ako. Kasi sa MNL, may mga uniform. So, nag-uniform pa din ako sa MNL. Pero sa school, hindi na ako mag-uniform. Sa school, like, pagdating ng college, hindi na ako mag-uniform. May time ba na naka-uniform ka? Yeah, oo. Oo, sobrang dami ng times na pupunta ko naka-uniform. And yung school bag ko, alam niyo yung, di ko alam kung anong tawag doon, alam niyo yung school bag ng mga Japanese students, yung blue na parang rectangle na malaki, na parang shoulder bag. Yun yung school bag ko. So, lahat ng gamit ko nandun. Tapos, ayun, either that or backpack na malaki. Kasi andun na lahat ng gamit ko. Oh, yung parang box, yeah. Kaya ba nung college ba kayo? Or kung college kayo ngayon, may uniform ba kayo? Send chariot if... Yeah. Buti hindi ka nasisita na may makeup kit sa bag mo. Hindi naman. Kasi hindi naman nag-check ng bag. I mean, dati nasita ako. There was one time na nakasuot ako ng lip balm. Kasi papasok ako ng school literal sa buka ko. May lip balm. Eh, sakto may nag-inspect nun. Bakit ka naka-makeup? Ano pong make? Lip balm? Lip balm lang po to. Sabi niya, hindi, makeup yan. Ay, hindi po, lip balm lang po to. Tapos yung pinastay niya ako, yung pinastay ako dun sa parang ano, tapos pinagsulat ako ng something. Ba't daw ako naka-makeup? So, yun lang naman. One time lang naman nangyari yun. Tapos after nun, di na naulit. So, di ko gets kung... Pero yun lang naman yung really funny kwento. Pero ayun, yung... Sometime, oh my gosh, may one time, ito, nag-PE ako nang naka-makeup. So, may one time, nag-shoot kami ng parang performance ng High Tension. Okay, nag-shoot kami. Tapos, after ng shoot, sabi ko, ay, may oras pa, marami pang time, so pwede pa akong pumasok sa school. So, ayan, dali-dali ako pumunta sa school. Sakto, may dala akong uniform. PE uniform. Tapos, sakto pala nung day na yon, may practical test kami sa volleyball. So, yung buhok ko literal kulot pa siya. Tapos, sobrang ayos na ayos ako. Tapos, yung makeup ko, yung pang filming makeup. Tapos, munta ko na school naka-makeup. Pero okay lang naman sa teacher ko. Like, sanay naman na sila, ganun. Kaya, okay, wala naman silang comment dun. Pero, sobrang patulala na lang. Parang, sir. Sir, please. Kaya, yun. Yun yung mga funny moment. Kasi, imagine mo, nag-volleyball ako, tapos naka-pins, nakakulot yung buhok ko. Ganun, sobrang funny talaga. Tawang-tawa sa ko. Eh, wala naman akong dalang makeup wipes or like anything. Kasi syempre, di ko naman expect na matatapos kami ng maaga.
Alam ko nakatali ako ng book, parang nakaganyan ako, pero syempre kita pa din yung kulot and yung bangs ko parang, alam yung itsura ko ng high tension, di ba brown na brown yung buhok ko, tapos ano, di ba huwag yung PM na lang, nakaporma pa, payag ka dun. So ayun, super bait rin naman ng mga teachers ko, super understanding talaga nila. And then, ayun, hi King po, hi po Taray, chariot! Ayun, kaya... Sometimes, kapag break time talaga, tapos may schedule ako, like, shoot, may makeup ako. Pero okay lang naman sa mga teachers, like, hindi naman nila ako pinapakialaman and all. PE lang, hindi fashion show. Grabe ka, nag-photoshoot sa PE. So, ayun na naman yung mga funny moments. Sobrang daming moments sa parang nagko-crossover mo, like, oh my gosh, ano nangyayari? Super. Nagka-crossover na yung utak ko. Like, oh, ano nangyayari sa buhay, sa mundo. Tapos, ayun. Sobrang sabog. Kaya ayun, yung mga staff sa MNL, sanay na sila makita ako na naka-uniform. Naka-school uniform. Ngayon, nakaka-miss din. Nakaka-miss. So, kayo, kung may questions kayo, drop it down, yo. Ano daw? Hindi ko gets yung mga sinasabi ko. Ouchie. Kaya yun, mahilig ako matulog kasi feeling ko nagbabawi ako palagi. Like, iniisip ko na what if biglang madaming schedule, hindi na ako makakatulog. So, hanggang ngayon. So, ngayon na matutulog ako, every chance I get. Kayo din, guys, dapat matulog din kayo every chance you get. Okay, kasi para makapagpahinga yung katawan niya. So, sleep is very essential. I think tama. Mm-hmm. Matulog na daw ako. Okay, sige. Online tulugan. Send na lang kayo ng Gladiator para magising ako. Or Malacanang. Or iba ka dahil. Para magising ako. So, mag-sleep talaga kayo every chance you get. So, tulog mo na ako. Ang tagal naman. Inaantok na. Ay, inaantok na ako. Pero ayun nga, yun nga. Promise talaga, tulog lang ng tulog, guys, para makabawi yung katawan nyo. Ano pa ba? Ayan, Emperor. Maraming salamat sa Emperor. Gusto ka namin matulog. Mamaya na, marami pang oras matulog. Pero onti lang ang oras mag-Kumu. Onti lang oras makasama kayo. Mas maraming oras matulog. How about MNL48 shows outside Manila? Eh di pa ganun, hindi na ako makakapasok sa school buong day. Ganun talaga. Tapos, sobrang aga ko alis sa bahay kasi, syempre, maaga yung call time. Tapos, super. Ay, dumating rin sa point na yung schedule namin, one day, mall show sa Pangasinan. Another day, Satan's High, November Satan's High. Super! Yun na yung time na parang sobrang masama na yung pakiramdam ko kasi sa pagod. Kasi dire-diretso talaga, practice ng Satan's High, practice ng mall show, school, exam, alaming nangyayari. So, like, yung katawan ko parang, girl, pahinga ka naman sometimes. Tapos, pero syempre walang time magpahinga. So, natutulog lang ako kailan ako pwedeng matulog. So, ayun. Tapos, ang nangyari nun, yes, I'm very, very okay right now. Super. Baby lamb. Baka kumunta. Gusto ko itong sayawin na Labrador Retriever. Pero, ayun nga. Super, super thankful rin ako na malakas ako. Wow, malakas! Malakas yung immune system ko, I think, right now. Kasi di ako masyadong nagkakasakit. Pero yung time talaga na yun, super talaga. As in, nagkakaroon ako ng sinat. Tapos, yun yung time na nag-satan sa'yo ko. Tapos, magpa-perform dapat kami, ako, si Frances, si Cole, si, oh my gosh, ako, si Frances, si Cole, si Amy, at saka ako. Nag-perform kami ng Kimi no Kotoga Suki Dakara nung Satan's High nung November 2019. Best day ever. One of the days of my life. Sobrang thankful ako sa kanila kasi noong time na yon super talaga wala akong tulog. Galing kami Pangasinan. Tapos, kailangan ko pa isun yung costume ko sa Satan's High. Tapos, super atok na atok ka talaga. Tapos, may lagnat ako. Hindi ma'am lagnat. Sinat. May sinat ako noon. So, hindi muna ako pwedeng umuwi sa mansion kasi kailangan ko munang magstay sa bahay and mag-ayos ng gamit and everything. So, sabi nila Cole,
kami nang bahala, magpa-practice kami dito sa mansion. Magpahinga ka lang. Okay, magpahinga ka lang. Kasi alam nila kasi yung parang lagi akong papasok ako sa training, like, dala-dala yung buong school bag ko, yung laptop ko, dala-dala ko lahat. Tapos, hi coach, hello po, galing po ako sa school, ganun. Kaya yun, sobrang thankful, di ko talaga makakalimutan yung araw na yun. Like, grabe, mga MVP, Cole, Francis, Amy. Yun. Cole, Francis, Amy. And si Isa. Super supportive, super. Hindi mabubuo yung performance ko ng Satan Sai kung wala sila. Literal. Are you still drinking a lot of water? Yeah, as much as possible, I'm trying to make iwas na sa mga soft drinks. Kahit na sobrang sarap ng soft drinks. Sa favorite kong iced tea, I'm trying to make iwas. Milk tea, hindi na rin ako nag-milk tea. Guys, alay, hindi na ako nag-milk tea. Water na lang. And lagi ako nagta-try na talagang kape. Oo, nagkakape ako. Pero, syempre hindi naman everyday kape. Mga every weekend, mga ganun. Binabawas ko talaga yung mga iba. Para una, para din ako tumuba. And pangalawa, para, syempre para more on water. Para mas maganda yung skin pag maraming water. So yun, tinatry ko talaga na magkaroon ng isang malaking water bottle. Tapos every hour, or every few hours, iinom ako. Or, ayun. Tapos gusto ko, katabi ko na yung water. Tsaka, yung ano, lagi kapag aalis ako ng bahay, hindi ako makakaalis kung hindi ko dala yung water jug ko. Yung mahiwag akong water jug na violet na hindi ko pa din sabihin yung pangalan. Pero, violet siya. So, ayun. Yun yung favorite kong thing sa buong mundo. Bukod sa earphones ko. Yun. Yung water jug ko. Yun. So, favorite ko yun. So, laging makikita niyo ako may dala water jug. Yun. Hydrogen. Mm-hmm. Hydrogen. Dalawang hydrogen, isang oxygen. Yes, alam niyo na. Ayoko na mag-talk about that. Pero, ayun. Yan. Mm-mm. Anong hydrogen sabi ko kasi? So, ayun. Yun. Drink your water, guys. Tama. And sleep. So, yun lang talaga. Kaya, siguro nakaraos din ako. Wow, nakaraos! And, ayun. Tinatry ko rin mag-eat ng fruits as much as I can. Like, kagabi, yung dinner ko orange. Yun. Tama, tubig, tulog, dasal, kaluluwa. Sabi nga ni Ate Shecky, and anit, and kaluluwa, tubig, dasal. Yun. Tama. I drink tea sometimes, pero super rare lang. Mm-mm. Pero milk tea, I make iwas na sa milk tea. Kasi scramble na yung favorite ko. Wow! Kasi scramble na yung favorite. Pero yun. Yun, make, ano, hashtag healthy, hashtag health goals, hashtag health, yun. Pero yun, super in moderation lang talaga dapat lahat. Mm-hmm. Kaya, grabe ka na talaga 2021. Mm-hmm. Highest. So yun na naman. Mm-hmm. Pero before kasi sa school, yung mga kinakain ko dun, siomay, kwek-kwek. Tapos yung lunch, kung may, yung lunch kasi parang ulam tsaka rice. Sabi ko sana kanin tsaka rice. Oh my gosh, Jamie. So, ang maganda kasi sa cafeteria namin, meron mga iba't ibang ulam everyday. So, yun yung favorite ko. Like, minsan may beef, tapos minsan naman pork, tapos minsan may soup, minsan... So, yun, gusto ko yung ganun. Namimiss ko na yung ganun. And syempre, yung favorite kong siomay, sobrang namimiss ko na. Kaya, yun, so, super, umiiwas rin ako sa mga, like, in moderation lang kumakain ng fried and fast food. Super in moderation lang. Kasi, importante yun, guys, na balanced diet. Oh, balanced diet. Coming from me. Pero, na totoo, I'm really, simula nung nag-eat ako ng mas healthy and mas appreciate ko ngayon yung mga ibang food. Like, hindi lang puro ganito, ganyan. Pero, ayun, parang ganun. Ganun ba? Okay, paano ba tayo napunta sa usapang pagkain? Naman. School lang yung usapan natin kanina. Max rice in a day.
nag-rice. Kung nag-rice man ako, kung white rice, I don't like na white rice. Kung mag-white rice man ako, wala na akong choice, mga half cup or one fourth. Pero if black rice, 1/4 cup. Pero kinakaya ko na nang walang no rice. Iba na ba yung carbs ko? Question mark. Hindi ko sure. Pero ano, minimake sure ko na hindi ko naman ginugutom yung sarili ko. Like, I mean, okay lang naman kumain. Kasi mabilis naman yung metabolism ko. Pero ayoko lang mahirapan in the future. So, and saka mas mahalaga rin na maging healthy. Kasi nga, pandemic and sobrang bilis mo kapag hindi maganda yung immune system mo. So, buhay pa ba kayo dyan, guys? Send chariot if yes! Lahat may dahilan. Hindi ko... Wow! I think tama. So, actually, iniisip ko nga na parang magpa-consult talaga sa nutritionist para malaman kung ano yung diet. Kung ano yung diet na perfect for me. Like, sa body type ko and sa type ng lifestyle ko. Pero alam mo yung na-sure ako, ikaw, type kita. Not chariot. Gladiator. Well, yun. So, I'm thinking of that anytime soon. Grabe, wala lang man nagsusupport. Grabe ka na talaga 2021. I'm tampo na. Not sham, I'm tampo. Landi daw. Thank you, next gen band, the chariot. Tayo tomorrow sa Landi. So, ayun. Ano rin yung diet? And I make sure na I still have the chance to eat my favorite food on my cheat day. Yan. Kasi, of course, if you don't eat like sugar or hindi proper yung diet, puro ka lang food na hindi mo naman gusto, baka ma-eat ka din. Kaya, whenever kapag cheat day ko, tinatry ko pa din talaga na mag-eat ng mga favorite kong food. Yan. So, healthy pa rin naman, pero also mental health healthy. Tama. Oo, wag crash diet kasi ikaw crush kita. Ako lang pwede magka-crush sa'yo, hindi yung diet mo. Wow, thank you po sa Emperor King po. Ano yung dating deal natin? Every universe may Ano na kaya ngayon yung deal natin? May pa deal? Pero ayun nga. Tsaka, thank you po sa Miss Kumu Universe! And Van 7, thank you po. So, ayun. Oh, ano yan? Ang cute! Sexy lips. Ang cute! So, ano tawag sa Carlita na babae? Carlita ba? Like, I'm not sure. Diba dati may Tita Carlita? So, anyway. 9 o'clock thoughts. Pero, ayun nga. Yun. And, ano pa ba? Yun lang naman yung mag-ganap like sa school. Pero, like, right now, parang, hindi ko alam kung ano mangyari sa college kasi brang bago lahat. Siyempre, new school. Wow, new school, new... Siyempre, bagong level na sa pag-aaral and malang kilala. Wala. So, medyo nakabahan ako. Pero, mag-full load ka ba? I think, yes, I don't know. I'm not yet familiar sa mga ganyan. Like, hindi ko gets. Like, pero ayun, pag nag-orientation naman na kami, I'm sure magiging may uniform. Wala. Walang uniform. Pero I think, yes, mag-uniform ako. Matapos ako on time. And, ang goal ko talaga is mag-dean's list. Wow, nag-set na ako ng goal ngayon. Goal ko sa college, maging dean's list ako. Yehey. List ako ng dean sa noisy. Joke lang po. Wag po. Joke. Guys, hindi. As in, dean's list na legit ha, yung hindi yung noisy list or kahit ano ah.
Pero ayun, I'm really excited but at the same time scared. Di ba scared na literal na scared na ah! Pero scared kasi everything's so new. Yun na lang kilala. And yun. Tapos, pero excited ako dahil very interested ako sa field na aaral. Oo. Field as in soccer field. Joke lang! Ito na kaya. Kaya na pa ako nang joke. Ayoko na. 21. Ay, nag-joke ako! Gano'n talaga, 2021. So, ayun. Joker. Ay, may Joker sticker pala. Ayun. Yun lang naman. And then, future goals. Yun nga. Matapos sa college. And then, after nun, if pwede, di mag-med school ako. Yun yung mga goals, future goals. Pero like, goals ko sa MNL, of course, gusto kong ma-maintain yung rank ko or mataasan ko pa yung rank ko. And not only like in terms of numbers, but in terms of responsibility within school. Like, I don't wanna be forever na stagnant. Gusto ko rin naman, syempre, mag-improve pa. And mas may na yan pa in terms of like me being a member of the group. Like, you know, I wanna contribute so much sa MNL. And I really am looking forward sa lahat mga mangyayari. Kaya, ayun, super exciting. So, yun yung talagang personal goals ko as of the moment. And of course, syempre, andyan na rin yung goals na mag-stay, syempre, sa Senbatsu, sa Kami 7. And eventually, sana, maging center tayo. Pero, mangyayari lahat yan in God's perfect time. Pero, totoo nga talaga. Kasi sabi nila na si God, hindi kanya ilalagay sa isang situation na hindi ka pa ready. Kasi, you know, you may think na, ah, hindi pa ako ready. Pero, you don't know. Pagsubok lang yun na para maka-learn ka ng isang lesson. So, like, parang, you may think na, bakit ito binigay sa akin itong problem na hindi pa ako ready? Eh, isipin mo, paano ka mag-grow? Paano ka matututo sa comfort zone mo? Paano ka mag-grow out of your shell? Lagi kang nagpe-play safe? Maraming talagang problem sa buhay kasi hindi yan, kayang, what's a life without problems, diba? Kasi, darating talaga yan sa buhay, magkaroon ka ng problems, magkaroon ka ng hardships ng you have to choose between two things or like you have to prioritize something over something else. Darating talaga yung mga times na ganun. Pero like, it's up to you sa mindset mo kung magpapalamon ka sa problema mo or if itutuloy-tuloy mo lang. Yun. So, like, that's for me, that's really like my mind as of the moment na if ever I'm experiencing something right now na parang problem, ganun. Inisip ko na lang na parang I shouldn't really give up. And yun nga, yung nakita kong quote, sobrang ganda. No rain, no flowers. So, ang ganda lang kasi parang totoo nga naman. Kasi diba, parang, paano, ngayon, ako to, hindi, iba ka ikaw ba? Pero hindi, legit. Ikaw din, ikaw yan, ako to, ikaw ka, nag-gets nyo, dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Like, mabubuo, kanya, di ako mabubuo ang MNL48, Jamie. Di ako naka-experience ng mga paghihirap sa training, paghihirap sa performance. Yung hindi ko na-experience na merong mga nag-doubt sa akin na hindi ko daw to ganito, hindi ko daw to deserve, hindi ko daw to ganyan. Pero, at the end of the day, really, tell yourself na at the end of the day, the only person you have is yourself and that's all that matters. So, whatever life or whatever people throws at you, take it with a grain of salt. Don't it too much. Parang, how do you say this? Huwag mo siyang dibdibin masyado. Kasi, kapag masyado kang nagpalamon, dun ka na mag-breakdown. But I mean, it's okay naman to break down. I mean, to talk about your feelings. But, you know, you should
kailan ka mag-stand up for yourself and kailan ka bibigay sa feelings mo. And it's also important na to acknowledge your own feelings. Wow, nag-late night talk, lang aga-aga pa. Ayun. To acknowledge your own feelings talaga. Talaga. Yun talaga yung pinaka ha, parang magkaroon talaga ng healthy mindset. Huwag magpa-feed sa toxicity. I know it's easier said than done. Huwag magpa-feed sa inggit. It's easier said than done. But once kasi you find your happiness, I think, and na yung self mo, matanggap mo, sarili mo, I mean, dot ka sa sarili mo, parang you will find yourself na hindi ka na masyadong nag-care sa business ng ibang tao na hindi ka naman involved. Parang ganun. So, yun, super important nung ganun. Lalo na, we're in a pandemic and super this pandemic is taking a toll on our mental health. A minimum man or sa hindi, it's taking a toll on our mental health. So, it's really nice to surround yourself with people who really genuinely care about you, with people who you really want to be with, like your family, your friends, and to really find something, a final an activity that you really, really enjoy doing. Kaya yun lang talaga. Kaya as much as I can, gusto ko nag-share ako ng quotes sa IG ko. Malala, gusto ko lang i-share sa inyo kasi if kung ako nga nabasa ko, gusto ko rin na mabasa niyo. Parang ganun. So, But of course, time na you have to be passive about what's happening. If alam mo na, parang, alam mo na may stand ka sa buhay, you can go, stand up for yourself and, you know, you have a voice rin naman eh. Pero, you don't have to be passive all the time. Yeah, and really, don't feed yourself with negative thoughts. And at the same time, don't into positivity when it's not true. Yeah. Wow! May pa ganun. Pero, parang, break, like, from time to time, and reward yourself. Yun. Lagi yun pinapalala sa akin ng mom ko na anak, reward yourself naman. Hindi yung pwede ka lang always kang busy, always kang nag-work, always kang nag-study. Sometimes, reward yourself. Kasi, you know, it's parang it also can be like supporting sa'yo na oh, tama na, parang oh, ito na pala yung mga narating ko so far. And remember na progress isn't linear. So don't compare yourself to others. Parang, for example, ay bakit ito na yung narating niya, bakit ako hindi pa? I mean, it's okay to acknowledge your own points. But at the same time, make it a habit to compare yourself lagi. Because it's unhealthy and progress is this is not measured sa isang ruler lang. So, magkakaiba tayo ng unit of measurement, guys. So, hindi siya pwedeng i-convert. So, may sarili progress, may sarili akong progress. Ganun. Kaka-reward yourself. Ubus sweldo ko. Alam mo yung feeling na, bibili ko hindi. Sige na nga, reward ko na nga sa sarili ko. Pero okay lang yun, you know, guys. Kasi, if it makes you happy, then you shouldn't regret it. If it made you happy, even if it's just 1 second or 10 seconds of your life, if it made you happy, then don't forget it. Add to cart daw. Wow! Kaya ayun. Ano pa na hihintay nyo? Handa kayo ng Kumu lang. Nag-promote! Di ko na kaya. Yun. So, so, ayun. Don't forget to, ano, really acknowledge your own progress. Yan, acknowledge your own progress, guys. And wag mo masyadong maliit yung sarili mo kasi you, the fact you're here right now, the fact that you decided to make bang from your bed, it means a lot. And it means na you still are motivated to finish the day and to go on. Kaya,
yun, huwag mong malitin yung sarili mo. And hindi po kit yung iba nasa taas na ikaw ni kapan yung bigyan na you're less worthy than them. Roar! Roar! So, kaya ayun na naman guys. Daily reminder. Wow, may pag ganun. And huwag kayo ma-pressure masyado like sa mga standards ng sa hirap na hindi ma-pressure. Lalo na for me because I'm an idol and I have to be this, I have to be that. But at the end of the day, you know, parang kung isipin mo, like, una, kailangan mo munang i-accept yung self mo. Ah, ganito pala ako. Ah, ganyan pala ako. Bago ka mag-compare sa ibang kung ano yung next goal mo na. Ah, I think I'm weak at this. Okay. Since I'm weak at this, I should. Ganun. So, yun na naman yung mga strategy ko. So, strategy in king me healthy in keeping my mental health at check. Kasi super halaga niyan, lalo na wait lang. Kasi some mental health is something na we can't overlook. Kasi mental health is as important as physical health. Kaya yun, we should never ever neglect mental health lang naman 'yan. Ah, gawa-gawa niya lang. No. At Not tama. No. Mental health is as important as your physical health. Pili ng course. Of course, mahirap mag-decide. Kasi, pag yung course mo, it could say a lot about which career path you take after college. And at the same time, it could tell you so much about what or who will you be. Kasi, I believe na talaga, our choices talaga really make up our life, diba? Kasi like, you know, yung, parang, alam mo yung parang game sa The Sims, parang The Sims lang yan eh. Parang, real life The Sims nga lang. Bibigyan ka ng choice kung, kunyari, mag-work ka ba sa ganito or sa ganyan. Pag nag-work ka sa ganyan, ganito yung mangyayari sa buhay mo pag nag-work ka sa ganyan. Kaya, pero at the same time, kung isipin mo, parang, no matter what choice you make mo, you will never know the out the other one. So why not just go with what you think is tama? Diba? I mean, I don't know. Sobrang, yung course ko, sobrang pinag-isipan ko na matagal kung magsa-science back ko or no. Sobrang pinag-isipan ko na matagal. But at the end of the day, yun yung nanalo. So yun. Super, this pandemic, sobrang dami kong na-learn about myself and sobrang dami kong na-realize din na bagay and sobrang nagkaroon talaga ako ng time to really stop and think kung ano nangyayari sa mundo and sa sarili ko all through my struggles but at the same time sobrang thankful ako na healthy ako, healthy yung family ko and healthy kayo guys and I have the luxury of time to stay home and to be safe at home. Very thankful for that and super, alam mo yun, parang ito yung time na yung pandemic, sobrang na-open ako sa mga nangyayari. Like, mas gusto ko nang maging doctor. Kasi gusto ko maging doctor, guys. So, pag gusto maging doctor, hindi pa naman pandemic. Pero, ngayon parang mas napag-decide ko na kung hindi man ako maging doctor, I wanna work sa field na yun. Kasi, you know, the world really needs so much in my healthcare. So, yun, super important kasi talaga. Yun, kaya, yun, super talagang we need to keep ourselves in check. And, as well as yung mga friends rin natin, okay ka lang ba? Kasi, you know, we only have each other. What? Pero yun, at the end of the day, only have yourself. So, take care of yourself. Love yourself. Diba yun? Kanta yun ni Justin Bieber. Love yourself. Pero ayun, pero totoo, love yourself. Yun, love yourself. Pero don't, pero, ano, wag mo naman rin ipagkait yung love mo para mga friends mo and para sa mga taong nagkikare para sa'yo. Kaya, parang balance lang talaga. Pero at the same time, wag mo rin kalimutan magtira para sa sarili mo. Wow! Pati pa ganun. So, yun. Yun. So, always, kilalamin yung sarili mo talaga and kung ano yung limits mo and mag-set ka ng
boundaries sa sarili mo. And at, but at the same time, just push yourself na para mag-grow pa lalo. But syempre, don't pressure yourself then to grow sa pace hindi ko comfortable with. Kasi yun, small progress, growth is not linear. Tama! So, yun lang naman yung very short, ay short pa ba yun? Very, ano, fun, ay, insight, very, ano, nice insight natin for today. Kasi, nag-iisip rin ako minsan pag wala talaga akong magawa. Iisip ko kung ganito, ganyan, ano mangyayari. Kasi, daming uncertainties kasi nga pandemic, di ba? Pero, guys, pero at the end of the day, sobrang na-motivate ako dahil I have MNL48 and may pinanghugutan ng lakas. Pinanghugutan ako ng source of motivation. And not only, I also have school. So like, I have this sense of achievement then. And I think personally, having sense of achievement is really important because it motivates me to do more. Patchoy, thank you po sa ang cute ng username. Patchoy, thank you po sa mabuhay sticker. So yun, how about you guys? What's your sense of motivation ngayon na work from home or online classes? And it's really hard. We don't get to go outside. Ano? Outside? We don't go out and be with our friends, bond with family. Ang dagal ko nang hindi nakakasama yung mga pinsan ko. Like, simula na hindi na kami nagsama. So, namiss ko na rin yung mga pinsan ko. Ayun, kaya as much as possible, guys, I want to be that type of idol na you can admire me the things of performing. Okay, I could be a great performer, but at the same time, I want to be a great, parang treat you guys as my family or my friends, whatever you guys want. Parang gusto ko na magiging ano tayo sa isa't isa. Parang mag-confide tayo sa isa't isa. Parang ganun na. Kaya nga, Jamie and you, kasi you know, gusto ko lang talagang kayong makausap and all. Mm-hmm. Kaya yun, sobrang thankful ako na andito kayo. Kahit di nyo tinatawag ko, okay lang naman yun. Very deep inside, naiiyak na ako. Pero yun, sobrang thankful ako na may tumatawa pa rin naman sa jokes ko kahit mga 2 tao lang. Okay lang, guys. Grabe ka talaga 2021. Hindi, okay lang talaga. Wag na. Come on. Yun. Kaya, kahit, salamat MJ sa pagtawa. Kaya, kahit, pa din ako, kahit hindi naman kayo natatawa, kahit, grabe ka na talaga 2021. So, yun na naman. So, hindi ko naman sinasabing tawanan niya yung jokes ko palagi, pero parang ganun na nga. Tatawa ka or tatawa ka? Sagot! Tatawa ka? Chariot. Tama. Tatawa ka dapat. So, ayun. Guys, grabe ka na talaga 2021. So, syempre, na talaga 2021. Oh, nakakamiss ang high time. Nakakamiss nga naman talaga mag-mall show and mag-event ang dami natin. Diba? Sobrang nakakamiss. Kaya, sobrang sa bahay. Kahit ako, kahit mahilig ako mag-stay sa bahay, ako yung type ng tao na I'd rather stay the whole week. Pero, nakakapansin rin ako na syempre nakakabagot rin naman lagi. Kaya sobrang thankful ako na may ML and sobrang na nagagawa ko pa rin yung pagpo-perform if nasa pandemic time. Yeah. Don't cry. Ayaw ko na sa gabi. Yun na naman yung that's I think na mapagkukwentuhan natin for tonight. Baka makaabot tayo sa goal natin for tonight. But, yun nga, guys, I'm really, really happy with MNF. Yun, super excited ako sa mga mangyayari. And, guys, napanood nyo ba ako maglaro nung isang araw? Ten Chariot? If yes! Guys, kami! Guys, nakapatay ako! Guys, nakapatay ako ng character. Ay, sino ba yun? Ng hero. Hero pala, hindi character. Nakapatay ako ng hero! Ang cute kasi ni Nana eh. Tapos nung binan si Nana, so
hindi ko na alam, like, oh my gosh. Tapos, ayun, tinay ko lang si Layla. Cute na pangalan ng Layla. Tapos, ayun. Ah! Thank you po sa mga congrats sa akin. Super. Pero ayun, hindi ko in-expect. Sobrang kabado talaga ako. Sobrang kabado talaga ako. Kasi Rihanna, na kinakabahan ako. Sinasabi ko. Tapos, ayun. Natawaman. And sobrang galing nung teamwork namin. At ako si Ate Shecky, tsaka si Rihanna. Kaya, ayun guys. Improve na ako sa ML! Guys, minsan tinatry ko mag-rank. Para naman tumaas taas yung rank ko. Parang di naman ako elite forever. Diba? Gusto ko rin naman maging mataas rank sa ML, diba? Hindi lang ML din. Oh, panis. So, ayun. No. Ako pro player. I'm so sorry. Pero ayun, I'm just trying my best. I'm just trying my best. Kaya ayun, sana pa yung mga ibang hero. So, kayo ba? Ano ba yung nakaralin na hero? Pero ayun, sobrang happy ako nag-game kami kasi sobrang kinakabahan talaga. Hindi ako makapagsalita. Nakabahan talaga ako. Hindi ako makahinga. Nakabahan talaga ako. Si Guinevere kasi, super dapat mabilis yung kamay mo. And naglalagpa. And syempre, nangangapa pa ako. So yun. Oh my gosh, after nga nito magpa-practice ako, na-motivate ako mag-practice ng ML. Lance. Parang ngayon ko lang narinig yun. Lance. Di kasi, ang kilala ko lang, lan lang kasing kilala ko sa ML eh. Aurora. Natulog ba po si Aurora? Charon. Sleeping Beauty yarn. Fanny. Ay, guys, alam ko Fanny ako, pero ano yung sinasabi nyo? Di ko, ano guys? Alam kong Fanny ako. What are you saying? Ano ba, guys? I don't get it. Ay, grabe kayo na talaga 2021. So, ayun nga. Yun. Ako, kasi nag-improve rin ako sa Mobile Legends. Kahit di talaga ako marunong. Tatawa kayo. So, ayun nga talaga, 2021. I think, in a few minutes, kailangan natin mag-sleep. Pero ayun, sobrang thankful ako na andito kayo ngayon sa live ko. And, sana samahan ko lagi. Kaya, ayun, thank you kasi sinasupport niyo rin ako doon sa campaign. And after nito, I'm gonna start making ayos na the campaign things. And I'm gonna tell na the management about it. So, thank you for being so supportive, guys. Always, alam niyo yan. And I'd never sawa to make thank you to you guys. Kasi, super thankful talaga ako. Rank 54 agad! Oh! Alam ko sa first elimination, ang top 100 yung makaka-prize. So, guys, let's go! Well, thank you po sa support! Alam niyo kung anong mas mataas sa support? So, fifth! Chariot! Chariot, hindi cry. Chariot. Thank you po sa Carlito Cry. Yun. Yung campaign ko po is the arena campaigns. Meron siyang Carlinator, Gladiator, Emperor. I'm forgetting something. Yun. So, yun yung mga speaker. Jaminator. Ako, kayo mga Jaminators kayo. So, yun. I'm gonna let the man. And then, we can start, like, we can, pero I'm, yun, we can start na on Saturday sa campaign. But, thank you guys so much for being so supportive and, always naman, I'd never chariot da. And sobrang lagi ko yung papasalamatan and gusto ko na talaga makita. Sobrang nababagot na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko na kayong makita. Tagal nang walang events, please. Sino na? Thank you, Hackdog. Ayan, Emperor, Chariot, Gladiator, Carly. Yung Chariot mo talaga yung nakalimutan ko. Favorite ko. Hindi, joke lang. Favorite Carlinator. Pero yung Chariot yung lagi ko sinasabi. It's so po, next live, on Saturday, we will go live. Saturday, 9 p.m. And by that time, I will do the co-host na, I think, para mas mabilis yung parang ginawa natin nung community pantry. So, yun, guys, you can still make hubble, not until I end this live, still make hubble today. One co- oh, okay. So, yun.
yun lang naman. Thank you guys talaga. Lagi kayo mag-iingat ha. And ayun, tatandaan nyo na if ever nabanghin, may pang-iyak, may, if ever, excuse me, napaghihinaan kayo ng loob, lagi nyo tatandaan, dito lang ako guys. And ayun, hindi lang ako, andito rin kayo yung family, yung friends nyo. So, yun. Always remember na andito ako. Mm-mm. As your bestie, as your oshi, as your idol, as your bestie, as your baby. Kahit naman yan, andito lang ako. Andyan na ako sa ng bahay mo. Yung charot, joke lang. Pero ayun nga. Yun. I'm always here. I'm Jamie. But I'm always here. Yes. I think. Tama! Okay. So, may habol pa ba ng kung love before we say goodnight? But I'm always very thankful kasi, oh, thank you kasi, ano, you view me as your motivation, but at the same time, kayo motivation ko, guys. Kung iniwan niyo ako, grabe, hindi ko na kung anong mangyayari. Hindi, sobrang, di ba? Kasi you guys want me here. You guys make me feel na you guys, gusto niyo ako dito. So, mas kinaganahan ako. So, you know, parang give and take kayo. Give it and take it. Sabag na talaga. Pero ayun, parang because you guys love me. May dami na TikTok. Pero ayun. Kasi guys, gabi kayo mag-support sa akin. Susuklian ko kayo ng mas madami pa. So, ayun, nag-isip na nga ako ng tent ko sa FB page ko kasi sobrang hindi ko talaga alam na gamitin yung FB page ko. Kaya nag-iisip ako ng dance ko. Pero ano, yun, sobrang, basta, pinaghahandaan ko yun. So, I love you guys. And, ayun, follow me on TikTok kasi nag-active na ako sa TikTok. Tinatry ko na mag-aging active. Ah, I love you guys. So, ayun. So, mag-abot tayo ng mga goals. Mas madami akong i-upload sa, wow, may kapalit. Para mas marami akong i-upload sa FB page ko. Ang dami ko ng idea. Oh, may accent to. Mag-aaral na ako ng sayaw agad-agad. Ganun kabilis. Promise. Actually, guys, alam niyo yung latest cover ko sa TikTok. Pok. Pwede ba sabihin yan eh? TikTok-toe. Super pinag-isipan ko kasi hindi talaga confident. Like, sobrang nahihiya talaga ako. Okay lang yan, guys. May next life pa naman. So, kung sa mga pero okay lang, may next step. Pero ayun nga, speaking of TikTok to, super! Pinag-isipan ko talaga siya kasi nahiya pa din ako, guys. Nahiya ako sa inyo. Nahiya ako. Ewan ko, wala lang. Shy. Pag nakikita ko kayo, it still feels like the first time. Parang ganun yung feeling. Kaya, ayun, na-hype up niyo ako sa TikTok to. So, ayun. Fever! Okay, so mga ano, ilang, 1 hour ko lang yun inaral. Okay, magka-talk TikTok na ako. Tapos, ayun, yun yung kinalabasan. So, habang bago malis ng bahay, nag-talk TikTok, talk mo na ako. Nag-film mo na ako kung tapos, ayun. Yun, so, na naman. Sobrang saya. Fever. Okay. So, yun. Natatawa ko sa mga comments sino yung bias ko. Pero may mga nakatama, pero secret. So, ayun nga guys, magsitulog na tayo kasi gabi na. Magta-10 o'clock natin. River nga ba? Or baka iba? Baka ano? Ano kaya? Liver. Liver lover. Ay! Video. So, ayun. Grabe ka na talaga, 2021. So, ano kaya cover ko? Iniisip ko kasi i-cover talaga. Either... Paano ba? Ano ba yung steps nun? Parang, basta, I don't wanna talk na lang. Para surprise. Huh?
basta. Oo, namimiss ko na mag-cute songs. Basta, kung nasa isip, like, yung isa kong nasa isip is yung ganito. Yung isa kong nasa isip is... Isa kong nasa isip is... Kasi isa pa is... I don't know. Let's talk na lang. So, kung gusto niyo ako mag-cover, send mo lakan yung muna. Wow, may pagano. Pero next live na lang kasi matutulog. Babawi na lang tayo sa next live. So, ayun, sinabi ko lang parang ma-excite kayo. Para, kasi excited din ako, guys. Kasi ang tagal ko nang hindi nagko-cover. Yung last cover ko pa, ngayon, mag-cover na ako ng camera. Yan, yung last cover ko. Pero ayun, legit nga, yung last cover ko, daan. Ay, hindi pala. Nag-tic-tac-toe pala. Pero yung legit na full-length na video na legit. Ayun. So, mag-cover na ako ngayon ng ano bang gusto nyo kanta kong cover? Ano? Kanya mag-cover ako ng song. Okay, nag-cover na ako. Sige na, matulog na nga tayo na. Ayoko na talaga. Yeah, grabe ko na talaga. Last time nagturo ako ng kanta. Na ngayon nag-cover ako. Guys, grabe yung boses. Bakit yung lalamunan ko dun sa kaka-cover? Oo, yung, ano yun? Yung kinakata nila Ate Shecky. Basta yun. Yun, so, cover mo na lang sa single. Hey, guys. Guys, ano ba? Bawal yun. Cover, oo. Cover. So, ayun. Guys, thank you for watching my cover. Super, guys. Kung gusto niyo ng more covers, just let me know, guys. Ang dami ko na talaga nasa isip na i-cover. Super, like, mamaya nito, magsa-search na ako. And then, post ko, kapag umangat tayo sa campaign, wow, may pag-price. Pero ayun, parang, gusto kayong bigyan ng reward because you've been very, very cute, good, beautiful, amazing. But ngayon, I think I have the energy and the time to film covers. So that's for you guys. Yes, I am in your head because you've been very good, Wawis, to me. Kaya, always make it a point not to watch my Kumu lives. And so on the next mo live yun, mag-start na tayo ng legit na campaign. And then, if we reach the goal, edi, magpo-post na ako ng cover. Yung legit na cover, ha? Isang cover? Tama na, guys. Nasayahan na kayo masyado sa cover ko. Tama na, guys. Tama na. Stop na. Next time na. Kasi, you know, guys, it's hard doing covers. Guys, you know, dati na-cover ako ng notebook. Tapos, pa ako ng elementary, nag-cover ako ng plastic cover, mga ganun. Pero ngayon, yun. Kaya, guys, tama na. Guys, let's rest naman. May next life pa naman. Wag niyo ko masyado marami akong covers na nasa isip. So, yun, promise, magko-cover, magpo-post na ako ng bagong cover. Promise. So, next live. For the next live, ayun, mag-i-reach natin yung natin and then mag-cover ako ng camera. And legit niya, legit. Ayun, sinabi ko na yung mga nasa isip ko ngayon. Pero for sure, madadagdagan yan. And i-ensure ko na maganda yung output, hindi yung pwede na. I-ensure ko na maganda yung output para sa inyo, ang laban na to. Okay? Okay. Good night, everyone. Thank you so much for watching my Kumu Live. Dapat yung the best. Baka siyempre naman. Baka Jamie. Oh, charot. Pero real nga. Maghanap kayo sa Saturday. Akala ko kami nasa mo. Lagi naman. Pero mas madalas kasi sa puso, Potato Marlon. So, nagtatransport kayo. Again. So, yan. Thank you guys so much. You're so awesome and amazing. Keep it up. Galingan pa natin sa Saturday. Kasi, yun na yung totoong campaign. And at the same time, wait,
magko-cover ako ng real ha, real, hashtag real, hashtag legit, hashtag not fake, real, promise. Mag-aaral na ako after nito ng iko-cover ko. So, good night. Tulog na kayo. Kasi marami dapat tayong energy sa Saturday. And marami dapat kayong energy sa mga i-post ko na cover. Dapat i-like and share yung mga ganun. Pero ayun nga. Sige na, good night. Andam ko na namang daldal. So, yun. Good night. I love you guys. Love you. Good night, oh. Thank you po. Ay, wait lang. Bago pala yun. Mag-shoutout muna tayo ng mga top gifterisms. Okay. So, top 10. Thank you po. Well, by H. Thank you so much, Pachoy 18, King Po, Lee, Haha, Tog 03. Thank you so much, Science. Thank you so much, MJ Concepcion. Thank you, MJ. Thank you so much, Unos of Manila, Unos Dos Tres of Manila. Thank you so much, Next Gen Band 7. Thank you so much, Po. And of course, Potato Marlon. Thank you so much, Potato Marlon. Good night, guys. Love you. Bye-bye. Tulog na talaga. Tulog na.